Good day guys and welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, we will be working with our prime na microphilia, no? Or yung Argao Taiwan. So ito yung Argao Taiwan natin. So isa siyang rock clasping na Argao Taiwan. Yan, 4 years ko na yung pinakapit sa bato. And yan na siya. So actually, nailatag ko na yung mga sanga niyan. Yan, magkita nyo sa baba. Yan. Nailatag ko na yung mga sanga and yung gagawin ko na lang is titrim ko na lang siya, no? Actually, hindi ko siya na trabaho ng maayos kasi I am just practicing pa, no, sa pagbubonsai sa kanya. And ngayon, hindi ko na gusto, medyo matagal-tagal na panahon din yung gugugulin para may ayos siya, no? Pero hindi ko na siya ayusin. Ganito na lang siya, yung original layout ko sa kanya. Hayaan ko na lang. Yung gagawin ko na lang sa kanya is titrim-trim ko na lang siya, no? Para mag-pads siya. Yan. So, naka-extension nga pala siya, guys. Yan, naka-extension siya. Extension papunta dito sa lupa, no? Dito sa pababa. So, pinapakawala ko lang yung ugat niya papunta dun sa lupa, no? Kasi open to. Yung extension niya papunta dito sa ground. So yan. So dadalhin lang natin siya sa working area natin para mas maayos yung pagkakatrim sa kanya. Yan. So yan siya guys, no. May kita nyo na kumawala na yung ugat niya sa kanyang extension. So yung purpose niyan para mas madaling mag-wild yung ating puno. So, yung stage na to is cut and grow na, no? Para makabuo tayo ng padding or yung mga pads na tinatawag, no? So, bago ako nagka-cut and grow, yung nagpuputol na para magpakapal ng padding, yung ginagawa ko is, pag natapos ko nang ilatag yung mga sanga, katulad nito, ang pagkatapos kong ilatag yung mga sanga, yung ginagawa ko is pinapawild ko ng todo para pag nag-cut and grow ako, yung mga sangang yan is medyo matataba. Yan, o. Yan, pag nag-cut and grow ako, pag nag-cut ka, matataba yung mga sanga. Not like kung ganito palang kahaba, makikita nyo, kung ganito palang kahaba and pinuputol nyo na agad o kinakat nyo niya kasi gusto nyo magpakapal ng padding, pag kinakat nyo, makikita nyo na manipis yung sanga. Pusa namin, nakikialam. Unlike sa pag ganito na kalaki, katulad nito, ganito siya kalaki, ganyan. Pag nag-cut and grow kayo, malalaki yung mga sanga. Focus lang natin. Yan. Makikita nyo na medyo malalaki yung mga sanga. So, mas maganda kung medyo matataba. Kaya kung nagpapalarga kayo, huwag nyo munang puputulin. Palargahin yung kung magde-develop kayo ng mga padding, huwag nyo agad puputulin yung mga talbos, no? Hayaan nyo muna na mag-wild bago nyo siya i-cut back. Tulad nito, yan, haba na yan, so cut natin. So ito na yung final stage ng pagbobonsai, no? Kasi sa first stage ng pagbobonsai is training pa ng mga sanga, no? Katulad nito. Yan. Actually, wala itong mga sangang to. Ginawa ko siya, pinalaki ko, first generation, yung tinatawag ko, sinasabi kong first generation na sanga. Then, kinatbak ko siya dito. Nung kinatbak ko siya, nagpatubo ko ng dalawa, which is the second generation. Yung second generation nga pala is yun yung tumutubo na sanga sa ating mga first gen. So, this is the first gen. Yung tumubo sa ating first gen na dalawa is the second gen. So, tinapong ko sa harap yung isa naman sa likod. Then, pagkatapos kong itapon yung second gen, naglatag na ako ng sanga, no? Yan. Nilatag ko na siya. Pagtapos nyo ng lata, pagkatapos nyo siyang ilatag, doon na yung stage ng pagka-cut and grow, no? So, yun yung advice ko. Wag muna agad, kung papunta na kayo sa cut and grow stage, wag nyo munang i-cut back. Kayaan nyo munang mag-wild hanggang tumaba yung mga sanga bago nyo siya i-cut back, guys, no? Yan.
So sa mga newbie, mas advisable yung ganitong materials, no, yung Argao Taiwan, kasi hindi siya maselan, hindi masyado complicated yung kanyang maintenance, no. Kasi yung maintenance nito is abono lang, kung hindi abono, extension. Actually, hindi ako masyadong nag-aabono kasi tinatamad ako. Yung ginagawa ko is extension lang, no. Yung extension is nagpapa-boost rin niya ng tubo ng puno. Kaya kung meron kayong Argao Taiwan or tugas or kahit anong materyales, extension nyo para malibilis yung kanyang pag wild, no, o yung kanyang pag tubo. So actually, yung bantige, kung nagtatanong kayo sa bantige kung in-extension ba, meron na naman nag-extension ng bantige, pero not advisable daw na extension, sabi ng mga bihasa sa pagbabantigi, no. Itanim lang daw sa mas malaking paso kung gusto niyo mas mabilis na mag-wild yung bantigi. Kasi yung bantigi medyo mabagal siya, no. Pero hindi naman siya mabagal kung maibibigay niyo yung tamang maintenance niya. So sa mga nagbabalak nga palang magbantigi, advice ko sa inyo, wag muna, no. Kasi baka masayang lang yung pera nyo. Kasi yung bantigi kailangan ng practice para may maayos yung pagtubo niya. Pero kung gusto niyo naman mag-try, marami naman kayong pera, choice niyo na yan. Pero advice ko sa inyo, mag-practice muna kayo ng pag-alaga, no. Bumili muna kayo ng medyo mura-mura na bantigi. Yung di masyado kamahalan. So dito na tayo sa may bandang likod, no. Yan, actually back branch na 'yon doon. Is the first branch. So basic pa rin yung ginawa ko dito. First branch, back, and yung second branch, and also yung apex, no. Yan. So hindi siya masyadong yung tinatawag na nagko-comply sa rules ng pagbobonsai, no. So ginawa ko lang siya kung sa Bisaya pa, pataka lang. Or sa Tagalog is bahala na. Bahala na sa paglalatag, no. Hindi talaga siya yung tinuturo sa mga demo, no, na tamang paglatag ng mga sanga. Actually, yung ginawa ko dito is pinapading-pading ko lang. Kaya siguro hindi for me lang, no, hindi siya qualified para sumali sa bonsai show, no. Pero pwede naman siyang sumali, kaso nga lang hindi sure kung magkaka-award ba. Yan. So yung bonsai na to is nasa 4 years na ata. So magtatanong kayo kung na bakit medyo matagal yung pagbonsai sa kanya, na yung Argao Taiwan is mabilis naman yung tubo niya. So depende yan kung hands-on kayo na bonsai artist, no. Kasi ako, hindi ko talaga na hands-on yung bonsai na to. Pinapabayaan ko lang na tumubo or mag-wild, and tinitrim-trim ko lang siya. Kaya pag nag-bonsai kayo, walang matagal mabuo na bonsai kung hands-on kayo, no. Kung hahayaan nyo lang yung bonsai nyo, talagang hindi yan mabubuo. Kaya kung magbubonsai kayo and naumpisahan nyo na, kahit konting time lang, mag-hands-on kayo, guys, no. Kasi kahit gaano karami yung bonsai nyo, kung hindi nyo tinatrabaho, hindi rin yan mabubuo, eh. Mahirap mag-vlog kung mag-isa ka lang. Oh, so we are done, guys, no. Yan na. So hindi siya masyadong formado, no. Kasi kailangan pa sana talaga dito ng wiring, pero di ko na winire. Nag-shortcut na ako sa pagka-cut and grow, no. Yan.
So yung mga tamang pag-wire siguro, doon ko na lang i-apply sa ibang materials ko, no? Kasi ito gusto ko nang ibenta. Actually, gusto ko na siyang ibenta kasi nangangailangan din ako. And kaya ngayon, tinitrim natin para magkaroon siya ng forma, no? So, next time na iwa-wire natin siya or ititrim, magiging formado na siya, no? Kasi papakapalin lang natin yung kanyang mga dahon, no? Yan. So, ito yung first branch natin, no? So, ito yung sinasabi kong tapon sa likod at tapon sa harap. So, yan. Yan yung dalawa. So, isang padding dito. Yan, isang padding dyan. And also, isang padding dito. So, hindi pa siya masyadong klaro yung padding natin kasi nga hindi pa napupuno ng dahon yung padding. Kaya nga, tinitrim natin para magkaroon siya ng generation of branches, no? Yung nagsasanga-sanga or yung nagle-letter Y na tubo para magpuno yung padding niya dito. So, ano nga ba yung letter Y? Ganito po yun, guys, no? Yan. Yan yung letter Y. Pag pinutol nyo yung isa, katulad nito, pag pinutol nyo yung isang pirasong yan, may dalawang node na papalit. So, yan yung magle-letter Y. And pag pinutol ulit yan, magle-letter Y din yung bawat isa nun. So, yun yung tinatawag na pag pinutol yung isa, may papalit na dalawa. So, kaya magpupuno yung padding natin, no? Yan. So, yung hihintayin lang dito is, kasi sa Argao, Taiwan, madali magbalik yung dahon, no? Lalo na ka-extension pa. Nasa 2 weeks. 2 weeks siguro. Yan. 2 weeks, pero paabutin pa ng 1 month bago mag-trim ulit ng mga padding, no? Yan. So, minimal wiring na lang ito. Kasi hahanapin nyo lang kung saan yung mga sangang nalilihis, no? So, katulad nito, nalilihis yung isang to. Yan. I-wire lang natin siya papunta dito. Kasi medyo nalilihis siya papunta doon. So, kailangan i-wire papunta dito sa kanyang padding na kasama. O, yung kasama niya na sanga para gumawa ng padding. Yan. So, nakakapit na talaga ito sa bato. So, ganito po kung mag-gumawa ng raklasping, no? Not like sa ibang bonsai artist na yung buong bonsai, yung finish na bonsai, kinakapit nila sa bato yung mga ugat. Yung disadvantage kasi nun, pag nahawakan yung puno niya, madaling matanggal sa bato. Not like this one, galing talaga siya sa cuttings and pinakapit ko siya ng matagal na panahon, then dito ko na siya binuo. Yung advantage niyan is hindi siya madaling matanggal sa bato kasi kapit na yan. Yan. Kapit na kapit na yan sa kanyang bato, no? So magiging parte na siya ng puno yung kanyang bato. Hindi siya madaling matanggal. Yan, guys. So gagawa din tayo ng, kung hindi siya maibenta, gagawa tayo ng penjing, no? Landscape yung gagawa tayo dito ng parang ilog. Then dito is for moss. Pure moss dito banda, or lalagyan natin ng additional na bato dito banda para magkaroon siya ng scenery, no? Scenery or scene. Tapos lagyan natin dito ng parang ilog para magkaroon siya ng landscape. Yan. So binibenta ko siya for, sa mga nagtatanong nga pala, binibenta ko siya for 3,000 lang, no? Sa mga interesado, pick up lang, pero I'm sorry talaga sa mga taga Luzon at Visayas kasi hindi ko siya maipiship, no? Mahirap ipaship to. So sa mga interesado, nasa Manay po ako, Davao Oriental. Pwede nyo pong i-pick up or meet up na lang sa Mati City. Yan. Actually, maganda na siya. Hintay na lang natin siyang kumapal ulit para maitrim natin yung kanyang mga dahon. Overextended. Yan. Tukulin natin yan. So yan lang po sa vlog ngayong araw, guys, no. Sana may tutunan kayo sa cut and grow stage ng pagbubonsai, no. So kita-kita po tayo sa susunod na vlog and maraming salamat po sa panonood.